guys. Bibigyan ko po kayo ng ano ng tips kung ano ang dapat gawin bago maisipang mag-apply dito sa ibang bansa. Lalong-lalo na po pagka domestic helper ang a-applyan natin. Sana po pag-isipang mabuti dahil hindi basta-basta ang buhay dito sa abroad. Hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman na yung mga nangyayari dito, lalo na po dito sa Middle East, marami pong naaabuso. Kaya dapat po bago po kayo magdesisyon, isipin nyo pong ng maraming beses, at saka ihanda nyo po yung sarili nyo na isipin nyo na lang na kunwari nandito na kayo sa ibang bansa, syempre mahuhumsik kayo, mamimiss nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Tapos syempre lalo na at hindi po tayo nakakalabas dito sa Middle East dahil wala namang ano dito. Meron nga po yung mga iba na yung mga iba na may mga binibigyan sila ng mga day off nila, pero bibihira po yung mga ganong amo na nagbibigay ng day off, lalong-lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay. Kaya sana po pag-isipan natin mabuti bago tayo pumunta sa ibang bansa na magtrabaho, kasi hindi po biro ang makipagsapalaran dito sa ibang bansa. Kaya nga po tinawag na ang mga OFW ay bagong bayani dahil lahat po ng hirap mararanasan po natin yan. Katulad nga po yung mga iba na nagsipuntahan dito na magtrabaho, pagdating dito isang linggo pa lang, sasabihin na nila na uuwi na sila kasi nahuhumsik sila, kasi nahihirapan sila sa trabaho kasi hindi nila kaya. Kaya nga po tayo nagpunta dito para magtrabaho. Hindi naman po tayo nagpunta dito para mag-upo-upo lang. Kaya nga po yun ang dapat nating isipin bago tayo mag-apply dito sa ibang bansa. Dahil karamihan po sa atin pagdating na dito, yun na, doon na po sila, nila naiisip na ang hirap pala ng buhay dito sa abroad. Pero pag andyan ka pa lang sa Pilipinas, parang ang isip nila ang dali-daling mag-abroad, at saka yung mga naiiwan dyan sa Pilipinas, akala nila ang mga nag-abroad maraming pera, hindi nila alam, puro resibo ang naiiwan. Kaya yun po ang hirap ng lahat po ng pagtitiis, lahat-lahat po ng pagtitiis, pang-uunawa, yan, nararanasan po lahat ng OFW yan. Kaya sana po bago tayo mag-isip na magpunta dito sa ibang bansa na magtrabaho, iiwan na natin yung mga pamilya natin para po sa kanila. Kaya sana po pagdating natin dito, huwag na po tayong mag-isip na uuwi. Kung nahihirapan man po tayo, may mga tips lang naman kung para hindi tayo mahirapan sa trabaho, lalong-lalo na sa bahay. Kung marami pong trabaho, kung kunwari, mag-isa mo lang sa bahay, ganun. Tapos, siyempre, lahat gagawin, kasi mayroon naman yung mga amo na iaasa sa'yo lahat kahit nag-iisa ka. Mayroon naman yung amo na pag nag-iisa ka, tinutulungan ka nila, hindi nila iaasa sa'yo lahat yung mga trabahong bahay. Kung nag-iisa ka man, tapos ang natyambahan mo pang amo, yung iaasa sa'yo lahat ang trabahong bahay, tapos siyempre talagang wala kang doon, wala po tayong pahinga doon pag hindi natin alam ang gagawin natin. Ganito lang po yun. Kung nakita mo naman na malinis yung kumari, yung sala sa taas, kasi nasa yung mga ibang kadalasan dito sa Middle East, nasa second, third floor ang mga bahay dito. Third or fourth, meron pa yung mga fourth floor ang bahay. Bibihira lang po yung mga bahay dito nasa second floor. Pero kung yung mga nag-aabang naman po ng apartment, wala pong yun, maliit lang po yun ang lilinisan. Pero pagka yung
may mga sarili-sarili silang bahay, kasi karamihan naman dito sarili nila ang mga bahay nila, kaya malalaki po yung bahay nila dito, lalo na po dito sa Saudi. Eh doon po sa Kuwait, po ano yun, bibihira naman po yung mga katulong doon na nag-iisa, karamihan po dalawa, tatlo, kasi galing na rin po ako doon bago ako nagpunta dito sa Saudi. Eh dito naman sa Saudi, kadalasan dito ang mga katulong nila nag-iisa lang, bihira po yung mga dalawa, tatlo ang katulong. Tapos dito sa Saudi, malalaki pa ang bahay. Kaya yun. Kaya kung alam po natin ang gagawin natin, siyempre, ano lang, gagamitin lang natin yung utak natin para hindi tayo mahirapan. Na ano, siyempre kawawa din naman tayo pagka ginawa natin lahat yun na ano, siyempre nasa atin naman na po yun na mag-ano, kung nakita mo namang malinis, siyempre kahit i-check nila, siyempre ganun, kunwari yung amo mo nag-check na wonder kung kunwari yung mga pinupunasan na ano, mga mesa, yung mga pinag anuhan ng mga TV, ganun, siyempre sine-check nila, ginaganon nila yan, tinitignan nila. Siyempre kung alam mo naman na kung saan yung sine-check ng ano mo, ng amo mo, yun ang pupunasan mo. Tapos siyempre kunwari nilinisan mo dito sa baba sa ngayong araw na ito, siyempre sa baba ang lagi nilang ano. Tapos doon sa taas, kung hindi sila, kung saan yung parte ng bahay nila na hindi sila masyadong nag-i-stay doon, kung nakita mo namang malinis yun, kunwari every other day mo na lang linisan, rotate mo yung trabaho mo. Pero kung saan yung palagi silang nag-i-stay, doon mo ang palaging linisan araw-araw. Kasi doon makikita nila kung marumi yun, siyempre doon sila araw-araw nag-i-stay. Pero kung yung hindi naman sila nag-ano doon sa mga ibang parte ng bahay nila, yun ang huwag mong linisan araw-araw. Eh kung sasabi naman nila sa'yo na linisan mo yung kwarto nila, saka mo lang naman lilinisan yung kwarto nila. Pero ang importante dyan, yung CR at saka kusina, yun ang araw-araw na nililinisan. Pero meron din naman kasi yung CR na hindi nagagamit, lalo na yung CR ng mga bisita, hindi naman laging may bisita, saka mo lang lilinisan yun kung may pupuntang bisita. At saka sasabihin naman ng amo mo kung sakaling may pupuntang bisita, ano yun, sasabihin naman ng amo mo na lilinisan mo yun kasi may pupuntang bisita, ganun. Marami pa po akong isi-share na mga video sa inyo, pero sana po nagustuhan niyo po itong unang video ko na ito, na ano, na tips ko pa bago mag-apply pupuntang abroad. And sana po huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang aking channel at i-click na rin po yung bell icon para po sa ganun ma-notified po kayo kung may bago akong videos. And salamat po. Thank you.